And authorities vowed to provide financial support to fishermen affected by oil spill. Over 30 members of the fisher folk are set to receive aid as agreed upon with the ship owners. Officials say they would get around 350 pesos per day until consumer confidence goes back. The Coast Guard earlier said that the oil spills from three sunken ships in Bataan are now under control. It's about confidence now. Nawala na yung oil sheen, nag-dissipate na. But the confidence in the market is still very low. So walang bumibili na isda. So 31,000 fisher folk are, you know, compensated nga. Sabi nga dito, no? 350 muna. Pesos per day. Oo. Yun ang sinasabi nila. And of course, yung dun sa Mirola, yung yung isa na inabandon ship na supposedly baka illegal cargo cargo dinadala nila. Exactly. Parang nung una nakikipag-cooperate pa yung may-ari, pero parang it nag-stop na daw makipag-cooperate sa PCG. Nawala ulit. Or yeah, coordinate. Di ba nung una kasi hindi ang pakita. Alam na nila kasi kung sino. Oh. Tapos ngayon daw nag-stop na nga daw makipag-cooperate. So there apparently may guidelines na tatlong beses na magpapadala ng letter dun sa may-ari. Naka-isang beses ng PCG, pangalawa baka within this week. Pag pangatlo at hindi pa rin sila sumagot, kukunin na yun ang PCG at yun yung magiging parang bayad nila dun sa nangyaring aksidente doon. Diba? Kukunin na nila yung ship doon. Kasi may mga usapin din, they have to look deeper into this dun sa usapin ng oil smuggling. Yeah, diba? Kasi ito, this is not the first time na nangyari ito dun sa Mirola, yung kumpanya na yan. Oh, Yung ship na yan. May nahanap sila sa different parts of not only Metro Manila, no, sa farther Luzon. Yes. Na nagbebenta ng fuel na nakagarapon. I remember a few years back, nagkaroon ng issue na nagbebenta sila ng gas sa garapon. Mm-hmm. Na nahuli na raid na noon, di ba, na inaalam daw nila sa nanggagaling ito. Mm-hmm. Tsaka hindi nila alam kung safe ito. So we have to take a look at issues like that. Totoo. Tsaka kung itong Mirola na to na huli na before, bakit, 'di ba? Bakit na naglayag siya ulit? Oo. Although yun nga tumakas nga daw siya sa PCG. So they have to look into that para mas makita natin kung saan nagkukulang, 'di ba? Maimbestigahan. At of course, yung accountability lagi naman natin sinasabi yan. All right, let's continue.